Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading nito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lamang po, ng reading nito ay general reading. Kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Hopefully ay makuha ko yung energies you guys. So let's check your energy. Oh. Na-depress ka dito guys, oh, with the Nine of Swords in reverse, but nakaka-recover ka na. You're recovering from depression, from sadness. Pero ka, parang ano ka dito? Parang luka-luka ba, no? Or lukul. Parang ka nga naloka. Parang gano'n na. With the Hierophant, no? Na, kasi, dumanas ka ng depression dito, eh. With the Nine of Swords. Pero, nakaka-recover ka na. In reverse, eh. And, ngayon, ay, wala kang control sa emotion mo. You feel left out in the cold. Nasuffer ka emotionally. Na parang iniwanan ka. Wala ka na lang hope. Pero, with the key here, no? May key ka. Or may paraan na makalabas ka sa situation na mahirap. Pero, ang ginagawa mo yung nagmumukmuka. With the Hierophant, ayun o, parang nawawala sa sarili mo dito, na parang yun nga, unstable emotionally ka dito. Kasi depressed ka eh. Dumanas ka ng depression. Dumanas ka ng iniwan ka ng person mo. Parang walang pakialam na yung person mo dito sa'yo. Wala nang pagmamahal yung person mo sa'yo. Possible dati ay nagmatigas-tigasan ka dito sa person mo eh. Unemotional ka. Pero ngayon, nagiging emotional ka sa person mo. Hindi mo na mapigilan yung feelings mo, yung emotion mo. Ando yung parang nagsisisi ka. No? Yung pagsisisi ka dito. Paalala lamang guys na ito ay general reading guys. Ha? Hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Sino tong person na to na you feel left out in the cold with this person? Sino to? Queen of Pentacles, someone na magaling sa kaperahan, stable, living a comfortable life, someone na so natural. Itong person na to ay namumuhay ng komportable, matalino, magaling sa buhay, madiskarte sa kaperahan, madiskarte sa buhay. Ibig sabihin madiskarte sa kaperahan, marunong sa business, masipag, no? Hardworking, at maideya. No? Hindi ibig sabihin na diskartidor or nangunguha ng hindi kanya. No. Itong person na to ay hardworking to. Kung naging stable man to financially, it's because sa hard work niya. At dahil sa pagiging matalino niya, no? Magaling siya sa ideas at mag-put ng plans and ideas niya into tangible form or reality. Magaling to mag-invest ng pera, mga ganito, no? And you see this person as your wife with the Queen of Pentacles, or else ay inimagine mo na this is your wife or spouse or husband. Lagay mo na sa sarili mo, babae or lalaki ka. With the Knight of Cups,
tong person na to ay naging loving to sa'yo eh. Naging caring. Kasi maganda yung mata niya, tong person mo na to. At, sweet. Someone who is sweet, no? Sweet na person. Mapagmahal. Ganon. Caring. Loving. Kaya na in love ka dito eh. Dahil sa mapagmahal to. Caring pa. Maalalahanin. Ganon. Ano yung energy niya dito. Your feelings towards a person mo na to. Feelings mo sa kanya. The High Priestess. You feel connected sa person na to. You feel betrayed or lost. You feel lost in the unknown with the Ten of Swords. Parang iniwanan ka na wala nang pakialam sa'yo. Na wala nang care yung person na to sa'yo. You feel guarded. Pero at the same time, curious ka. Parang nakamasid ka, nakasilip ka pa sa person mo. Kung ano yung ginagawa niya dito. Kung darating ba siya, parang kung sa cellphone mo, parang yung tingin-tingin mo, kung mag-message ba siya, parang ganun, no? With a High of Priestess dito, you feel connected sa person na to. Pinagpipray mo, minamanifest mo yung person na to. Na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. To return, to rebuild your connection with the Tower. Tingin mo dito guys, ay na ano na to eh, nag-end na. Pero, hindi mo kaya oh, you feel lost. Drained yung energy mo dito. Hindi mo alam kung saan ka pupunta without this person. Dahil may nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. Then, you feel the soul connection sa person na to. You feel this person's energy with the High Priestess. Kahit saan ka magpunta. Feelings ng person na to towards you. The Hangman. The Sun. Your person is happy sa buhay niya ngayon. Wala siyang ginagawa eh. Feelings niya ay parang nakahang lang. Walang parang walang pakialam nga. You're right. Na parang walang pakialam sa'yo. No care. Pero may hope or positive tong person na to. Nandun yung positivity ng person na to. Na if you will return, this person will embrace you. Ay, let's clarify the Sun card. The Sun. Okay. With the Sun, with the Fool card, and the Five of Cups, and the Sun card, and the Nine of Cups. Etong person mo guys, ay masaya to, nagre-rejoice.
Dahil may mga na-fulfill to ng wishes. This person is a person na successful. May mga wishes siya na nag-grant. May mga hilingan siya nag-grant dito. Yun yung ano niya, focus niya ngayon. With the hanged man, yung feelings niya sa'yo. Nanghinayang to dati. Dati ito, no? With the Five of Cups. Nalungkot din to nung nawala ka. Pero naka-recover siya eh. Nag-take siya ng risk dito to start its own life, no? To have a new beginning, alone, yung person na to. Dahil naging matigas na yung puso mo dito sa person na to dati. Pero merong with the Nine of Cups, this person is living a stable, masaganang buhay with the Sun din. Success, stability, abundance. Kaya parang walang feelings ng person na to kasi busy na siya sa personal life niya. Pero dati, itong person na to ay may mga regrets din. May mga panghinayang, na-drain yung energy niya, pero hindi siya na tumagal sa ganung situation or state. Kasi itong person na to ay risk taker with the Sun and the Fool card. Ambitious din to. Nag-take a leap of faith to. Na walang mangyayari sa buhay niya, sinasabi niya sa sarili. Walang mangyayari sa buhay niya kung manatili siya sa ganitong energy ng Five of Cups. Parang pinilit niyang baguhin yung situation. And then, this person becomes successful now. Living a wish fulfillment life. Nag-grant yung wishes na dito yung mga desires niya na met niya. Let's see kung ano yung possible outcome for the both of you. Possible outcome. With the Judgment. Ang dami, oy. With the Judgment, dito guys. Eight of Cups. The Empress. Three of Swords. The Judgment. May kahilingan dito. Possible ikaw. With High Priestess. May mga kahilingan ka dito, guys. Or prayers. Na magtatagumpay with the Sun card, no? Connected. Or wish mo magtatagumpay. Or igagrant yun sa'yo. Nafe-feel mo talaga yung person mo dito. You feel drawn sa person mo with the Judgment and the High Priestess. With the Three of Swords. Sobrang nasaktan ka dito sa person na to eh. Pero, kasi, ano itong person mo? The Empress energy. Pero pabalik itong person mo sa'yo. With the Empress, yung Empress na person mo na to. Pabalik ito sa'yo. With the Eight of Cups. Pero, nakuha ko na ba yun? May isama ka ng loob to, na daladala. No? Sa'yo. May isama ng loob. Babalik siya. This person is returning. The Empress yung energy ng person mo dito. And the Queen of Pentacles. With the Empress, possible na kung lalaki ka, mabuntis mo yung person mo na to. At kung babae ka naman, mabuntis ka ng person mo. Pero, babalik to, may daladala siyang baggage. Alam ko ano yung baggage na daladala niya. Sama ng loob. Sa'yo. Sama ng loob. Hindi niya na let go yung sama ng loob niya dito. Kumbaga, nandun pa rin. Nakatatak pa rin sa puso niya. Sa isip niya.
So, ito na lamang guys para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notified kayo sa masusunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.